Ayan guys, pupunta po tayo ng munisipyo ng Davao City. Pasira natin siya kasi hindi kami naka wala rin si Tatay Digong dito. Napakasahali ako kay ano, kay Mayor Baste. Picture lang ba? Ano? Pumayag. Okay lang. Tagal ko nang gusto pumunta rito kaya na sabi ko sa'yo, wala. Former President dito. Napakasahali ako kay ano, kay Mayor Baste. Mas bata ito. Malaki ba? Malabo ang mata ko. Malaki. Ito plaza. Tama ba ako? Ayun, plaza nila. Oo, oh, ito plaza nila. Tapos iyan. Kanino kaya ako pwede lumapit? Ayun, no, may mga parang tayo. Hindi, dun sa pisina dapat. Hindi dito. Boss, hindi makapakibya. Nakituyo rin ang sitio. Makapakibya natin dito. Ano daw? Walang parking daw. Tawagan na lang mo, sir. Nasa tayo. Magano? Ah, sige. Bababa tayo. Sige, bababa kami. Wala siya para tayo. Oo, no? Ah, sige. E paano to? Mga dala-dala. Yan na lang. Ah, narindi yung bag ko. Ano? Ito. Munisipyo ng Davao City. Dito yung si Mayor Baste naman yan. Nakaposisyon. Try natin kung pwede kung gano'n. Ito yung ano na. Oo, oh, magano ako eh. Baka sakali. Teka, i-post mo nga mo. Hi guys, dito kami sa munisipyo ng City Hall. City Hall ng Davao City. So, humingi ako ng permit so kay Ma'am Marlene dito sa loob stop siya dito ni ano ni Mayor Baste. Oo. So, pinayagan naman ako. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber. At ganun din naman sa ating mga OFWs na ating mga bayani dito sa ating inang bansang Pilipinas. At ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan na nagpapanatiling mapayapa ang ating kapaligiran. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, ang ating pong ipi-feature ngayon ay ang ating pagpunta o gustong makita ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lang pong makapag-picture man lang sana sa kanya. Dangan nga lamang ay tayo po ay sawi. O kumbaga, hindi natin nakita ang ating buting kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa Davao City. So, yun nga po. Binala ko na rin magpunta doon sa munisipyo o City Hall ng Davao City. So, tunghayan nyo po guys kung anong nangyari doon patungkol doon sa pagpunta ko at gusto kong magpa-picture man lamang kay Mayor Baste. Yun po ang pangunahing kong balak doon sa Davao City, yung makita. Kasi Davao City, so meaning to say, pag sinabi mong Davao City, isa lang ang pakay mo ron, ang mga Duterte family. Amazing! So tunghayan po natin guys. At Miss Neva ng United Kingdom, pasensya na po, pinag-aaralan ko pa yung binigay mo sa aking GoPro. Kasi tayo'y medyo mahina na yung mata, may diferensya na at hindi nga lapat yung mga refraction o mga salamin. So, aking po itong pinag-aaralan pa kung paano siya ma-navigate yung inyong GoPro. Ang ganda po ng GoPro guys, talagang para siyang sinlaki lang ng isang posporo. Malaki ng konti sa posporo na ating ginagamit, yung box ng posporo. So yun, pinag-aaralan ko pa po, Miss Neva, at sooner or later, magagamit ko rin siya. Pinag-aaralan ko pa eh. At ang daming added na i-attachment
pwede siya sa ulo, pwede siya sa dibdib, at pwede siya sa tripod, pwede siya sa monopod. So, ang daming accessories. So, pinag-aaralan ko pa po, Miss Neva. Yung monopod, napag-aralan ko na, simple lang yun. Yung tripod, napag-aralan ko na rin kung paano i-attach. Yung dito sa dibdib, para ilagay yung GoPro, at saka sa taas, madali na po yun. Ang aking pinag-aaralan ngayon, yung navigation. Kung halimbawa, magpe-play na ako ng video, stop ko, o paano ko siya maita-transfer ngayon sa aking cellphone para ma-confile at ma-upload ko sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, yun po, Miss Neva. At ako'y muli magpapasalamat sa iyo, Miss Neva, sa pagpapadala mo sa akin ng GoPro. Maraming salamat po sa iyo, Miss Neva. At ito'y malaking tulong na po sa akin. Kailangan nga lamang, pinag-aaralan ko pa po yung GoPro. So, simulan na natin, guys. At yun nga, yung pasyal ko o tour ko sa Davao City. Ang pangunahin ko pong pakay dito ay talaga yung mga Duterte families. So, yun, ang una kong tinumbok doon ay ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, but unfortunately, kailangan pa pala siyang okay naman, makakapunta kahit sino. Kaya lamang, yung depende sa kanyang schedule at ipapala mo pa to sa istasyon ng kapulisan doon kung kailan kayo po pwedeng pumunta at para abutan nyo. So, nung magpa-schedule ako, unfortunately, wala ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kundi nasa Manila siya. Nasa Manila. So, ako nasa Davao City, siya naman nasa Manila. So, hindi kami nagkatagpo. Hindi kami nagkatagpo noon. So, ito naman, nag-decide ako pumunta sa City Hall of Davao at para makita naman si Mayor Baste. Picture-picture man lamang sana, yun. Tingnan natin kung ano nangyari doon sa pagpasyal ko doon. Eh, si ating congressman na Pulong Duterte naman, hindi natin matagpuan. So, eto na lang. Pinagtunan ko ng pansin si Mayor Baste. So, tunghaya po natin, guys, ang travel ko sa Davao City patungkol dito sa mga Duterte families. Eto na po, guys. Ayan, guys. Pupunta po tayo ng munisipyo ng Davao City. Pasyala natin siya. Kasi hindi kami wala rin si Tatay Digong dito. Napakasali ako kay Mayor Baste. Picture lang ba? Pumayag. Tagal ko nang gusto pumunta rito kaya na. Sabi ko sa iyo, wala. Former President dito kapakasakali ako kaya ng Mayor Baste. Mas bata ito. Ito pala ang munisipyo nila. Malaki ba? Malabo ang mata ko. Malaki. Ito plaza. Tama ba ako? Ayan, plaza nila. Ito plaza nila. Tapos iyan. Kanino kaya ako pwede lumapit? Ayun, may mga barong tayo. Hindi, dun sa pisina dapat. Hindi dito. Boss, hindi makapakibya. Nakito yun rin ang munisipyo. Makapakibya natin ito. Ano daw? Walang parking daw. Tawagan na lang mo, sir. Asa tayo? Magkano? Sige. Bababa tayo. Sige, bababa kami. Wala siya pagkata. Oo, no? Sige. E, paano to? Mga dala-dala? Yan na lang. Narindi yung bagko. Na. Ito, munisipyo ng Davao City. Dito yung... dito kung saan nag-mayor si Mayor Digong.
dito sa Davao. Ngayon, naging si Mayor Inday Sara pagkatapos ni Tatay Digong. Tapos ni Mayor Sara, Inday Sara. Si Mayor Basti naman yan. Nakaposisyon. Try natin kung pwede kung gan. Ito yung ano na. Oh, magaano ako eh. Baka sakali. Teka, i-post mo nga mo. Hi guys, dito kami sa munisipyo ng City Hall. City Hall ng Davao City. So, humingi ako ng permit kay Ma'am Marlene dito sa loob station dito ni ano ni Mayor Basti. Oo. So, pinayagan naman ako kahit mag-video-video ng konti, ang ganda sa taas na ma'am. Wala eh. Sad to say, wala si Mayor Basti. Eh, gusto ko rin matiyempohan sana kung narito si Inday Sara. Ang problema, nasa Manila. So, yun. Narito ako sa loob ng ano, City Hall. So, ayun ko. Siguro, asasan ako niya, ni Miss Marlene. Dito sa ano, kahit wala sila. Hindi ba kasi samahan niya ng Marlin? Ayan. Ayan. Sige, balik na ako. Tara mo, tama ko. So ito, medyo cute din naman ng ano, ang City Hall. Ayan. Tantay natin si... Tantay natin si Miss Marlin. O, ako sa tayo. Ay, okay. Okay tayo. Pinayagan na naman tayo. Miss Marlin, pwede na? Sir, dito lang dito pwede mag-video. Ah, sige. Ay, hindi ako pwede umakyat. Pwede, pero... Picture lang, salamat. Ay, yung video. Hindi lang pwede video. Ah, sige, picture na lang daw, guys. Picture, picture. Sige. Picture na lang. Ayan, guys. Kalapate. Narito na kami sa... Capitolio ba tawag ito, ma? Davao City. So ito yung flagpole nila. Alam ko magpa-flag ceremony dapat si Mayor Basti. Ewan ko, wala raw dito. So yung matagal ko nang minimit, ito yung ang tawag dito ha? City Hall, Capitolio. City Hall of Davao. City Hall of Davao. Diyan nag-ano na, si Mayor Basti. Nauna dyan yung si Tatay Digong, sumunod si Inday Sara, tapos ngayon si Mayor Bostina. So yun, tinry ko magpunta sa ano, tinry kong pumunta sa bahay ni Tatay Dix, former president, kaya lang wala. Sabi nga nila madali raw lapitan yun doon, kaya lang sad to say. Wala siya dito sa bahay niya, parang umalis yata, ganun. Hindi ko alam kung ano yung schedule doon niya. Tapos, sabi ko, try ko na lang yung anak. Baka mag-check ko din dito sa City Hall, wala rin. Dami daw, ano, medyo hectic ang schedule doon. So, tiyempo-tiyempo lang. Kaya yung tiyempo ko ngayon, sa tagal ng schedule kung mapunta rito ng Davao, siguro more than a year na simula nung bumaba si President Duterte. Ayun ang nangyari. Sad to say rin. At least nakarating naman ako ng Davao City. Pero sana, mas maganda sana kung ano, kung na-tiyempoan ko yung mga Dutertes. Wala eh, kahit picture man lang. Hindi tayo pinalad. Siguro, hindi talaga, hindi na okol, hindi na bukol. Okay lang,
nakapasyal naman ako. Nakapag-video dito sa Davao City. Ito yung flag. Philippine flag. Ayan. City Hall. Okay guys, thank you for watching. Pauwi na kami mamaya. Yun! Diba guys? Unfortunately, ganun din. Hindi ko rin natagpuan si Mayor Baste. At sabi nga ni Miss Marlene, yung staff dun sa baba ng City Hall of Davao, nung una titignan niya, pumanik, tapos bumaba. Pwede na lang daw ako magpicture-picture doon sa palibot. mapipicturean ko mga pinto, mga pasilyo, mga bintana, tapos picture lang ako doon. Doon na lang ako magpicture sa labas. sorry po, Miss Marlene. Siguro, hindi natin alam kung ano nangyari doon. So, yun, tuloy kami. Tuloy kami. Nagpunta kami sa ano. Punta na lang kami sa ano, sa night market. Ayun. So, wala eh. Pasyal na lang talaga nangyari sa akin doon. Pero ang pangunahin kong paakay doon, yun nga, ang makapagpa-picture man lamang sana sa mga Duterte families. So, unfortunately, pasyal na lang. So, yun ang iano ko sa inyo. Yung night market. Night market doon sa Davao City. So, maraming salamat po again sa aking mga viewers na hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. At marami po kayo matutunan sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. At ang aking mga subscriber, maraming salamat po sa ibuturo ng aking puso. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. At gayon din naman sa mga OFWs na nanonood ng ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, unuulit ko, mayroong simula at may katapusan. Ano pang titulo o ranggo ang ating nakamit dito sa ibabaw ng mundo ay wala po itong kabuluhan. Dahil tayo po ay isinilang ng hubad at lilisan tayong hubad sa mundong ibabaw na ang may gawa ng langit at lupa at sangkatauhan ay ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan. So ang tangi lang nating madadala sa ating patutunguhan ay ang mga kabutihang loob sa bawat isang tao na namumuhay dito sa ibabaw ng daigdig. So maraming salamat po. See you on my next vlog. Ito na lang po. Si X-Man. Malabo mata ni Lolo.